Patty Daza. Sandy Daza po. Kami ay magpinsan. Mm-hmm. Itong aking pinakasikat at pinakapoging pinsan. Pinakamaganda kong pinsan. Ano masasabihin ko, di ba? Siyempre, Mutual Admiration yeah. Society tayo. Mm-hmm. Pero excited ako dito, Sandy, kasi first time tayo magsasama sa isang cooking show. Doon nagsama na, well, nag-guest sa akin si Patty. Ngayon, kaming dalawa na to. Pareho kami mahilig magluto, mahilig kumain. Kumain. Diba? Ako, mas mahilig kumain, mas magaling magluto. Yeah. Yan. Kaya excited ako kami talaga dito sa aming bagong program. Lutong Daza! Napakasarap naman talaga magtipon-tipon habang kumakain, di ba? Pero para sa amin, mas espesyal kapag sa loob pa lang ng kusina ay nagsisimula na ang bonding. Marami kaming napakadaling recipes na ibabahagi dito sa Lutong Daza para mas masaya ang pangluluto natin sa bahay. At siyempre, magsisimula kami sa mga recipe na pinakamalapit sa aming puso. Ang gagawin natin, i-feature namin yung mga recipes galing sa cookbook ng mami ko. Para sa mga hindi pa nakakakilala kay Tita Nora, siya ang original Renaissance woman. Maliban sa pagpapatayo ng mga restaurant dito sa Manila, sa Paris at sa New York, meron din siyang cooking show sa TV at sa radio. At nagsusulat pa siya sa magazine. Daming time! Pero ang pinaka-long-lasting niyang contribution sa food culture ng Pilipinas, maliban sa pagpapanganak sa pinsan kong celebrity chef, ay ang kanyang time-tested na Let's Cook with Nora. 1960s pa lang, di ba? Nandiyan na yung cookbook. Oh, so more than 50 years old na yung cookbook and yet hanggang ngayon, timeless recipes ang makikita nyo dyan tried sa cookbook na yan. Tried and tested eh. Correct. Tried and tested. Alam mo, confidence building recipe. So marami nagsasabi sa akin, dyan ako nag-umpisa, lalo na nung nag-states kami o dito na yung mga recipe. Yung or ibang mga bagong asawa. Oh, maraming ganun na nag-umpisa yung book na ganyan kanipis. After a while, malalagyan ng arena, toyo, patis. Toyo, suka, patis. Kumakapal lang, di ba? Pero ano yun, totoo yan mga... Pero may bagong book ngayon. Nire-write ng sister ko, si Nina. Nina, ayaw, mas magandang version yun. Mas mahaba ng konti. Mm. Tsaka sabi nga niya, dinagdagan niya ng mga herbs na yung kasi noong 1960s, hindi pa alam ng taong basil, di ba? Yung mga rosemary. And ngayon, readily available sa supermarket. Yeah. Kaya dinagdag niya dyan para ma-enhance yung lasa ng mga recipes ni Tita Nora. So, papakita namin sa iyo kung ano mga isa-share namin mga recipes sa inyo. Magsisimula tayo sa isang paborito ng mga Pinoy, ang lechon kawali. Meron din tayong kakaibang Pinoy carbonara. Para sa mga nagbabantay sa kanilang calories, narito ang fish with dawsi. At walang kapantay na chicken alaking ng aking mami. Okay! Anong gagawin natin, Pat? Ito ang first recipe natin sa Lutong Daza. Mm. Ito ang classic lechon kawali ni Tita Nora, otherwise known as your mom. Alam mo, itong recipe na ito, very popular ito. Napansin ko, pag nagpo-post ako sa Instagram, pagka yung mga unhealthy, yung mga pinirito. Oh, yung daming likes talaga. Lechon kawali. Pero alam mo, pag bumibili ka kasi ng liempo, may part na maraming taba, part na ganda nung konti-konti lang, manipis lang yung taba. Yun ang hahanapin mong part na yun. Ang key rito, ang gagawin mo kasi is pakukuluan mo muna ito. Ngayon, pwede kang gumamit ng pressure cooker. Ang problema sa pressure cooker, ang lakas mag-shrink niya. Pakuluan sa tubig. Bay leaf, onions, peppercorn, asin. Yeah. Panimpla lang. Pero kung gusto mo shortcut din yun, yung cube, no? Pork cube or chicken cube. Yeah, now. Anyway, ito naman kasi, hindi naman umaasa dun sa pinakukuluyan dahil halos wala naman lasa. Ang goal nito is lambot. Lambot. Now, pagkatapos na, lumambot na siya, tusukin mo ng fork. Mm-hmm. Talagang papasok yung tinidor sa lambot eh. No? Either pwede mo ilagay sa freezer or sa ref kung gagamitin mo. Basta importante, malamig siya bago mo iprito. So, hindi yung ilalagay mo lang sa tabi? Hindi. Alam mo kasi ganito eh. Ang mga gantong klaseng pagluluto na malutong ng konti, kailangan i-shock mo siya. So, sa lamig, sa mainit na mantika, shock. Oh. So that malutong yung labas, malambot yung loob. Okay, isa-slice na natin. Slice natin ito. Pakita ko sa iyo, ha? Okay. You recommend na i-slice muna imbis na buo? Alam mo kasi ganito eh, no? Pwede natin iprito ng buo ito. Pwede natin iprito ng... yung buo lang, tapos yung balat lang, nakita ko yung nagawa ni Cloud Tayag. Tayag yan.
na pwedeng malutong na malito. Kasi malambot na eh. Malambot na itong ano na ito. Kasi pinakuluan na. Kasi ang ginagawa ng iba, ihiwain nila into cubes, yung cubes serving na, pieces. Tapos ipiprito nila. Ayokong gawin yon. Why? Kasi gusto ko may... Ano, parang may iba-ibang textures, di ba? May lutong, may kasi moist. Kasi pag gagawin mo yon, lahat magiging malutong. Correct. Yan. Okay, now. Very important. Mm. Yung iba, nilalagyan nila ng asin. Asin? Ito, nilalagyan ko ng patis. Patis? Mm. Okay. Tapos meron kang mainit na mantika. Ito, para dito. Yes, kailangan mag-shucks. Iandaman na yung takip. Okay, kasi tatalsik yan, no? Unless gentle ang paglagay natin. And di ba, tip rin, Sandy, para hindi ka matalsikan, maski na mainit na mainit yung mantika, pag ilalagay mo, huwag mong ihuhulog ng ganyan na, di ba? Tapos aatras ka. Dapat gently para nakokontrol mo rin yung splash ng mantika. Sige. Correct? Ikaw maglagay. Ako maglalagay. Papakita ko sa iyo na tamang tip ko. Sige. Okay. Okay. O, ready na? Hawakan mo na yung hawakan. Sige. Alam mo na talagang nakikita mo yung concern ng aking pinsan sa akin. Kaya na, huwag mo muna yan. Okay, tawa, oh. Oo! Oh. Tignan mo, libinagtak na rin. Takpan mo na, takpan mo pa. Natakpan mo! Yan. Okay. Hindi, ganito. Kasi after Terina. A while, yan, pumuputok-putok eh. Sabi niya, i-gentle. Ang gamila rin. Kasi wala. Lumayo ka eh! Paano naman? Alam ko, gagawin mo yan. Nagturo pa eh, no? Nagturo pa, okay. Oh, sige, so yung pangalawa, paano na? Gently. Ayan. See? Ay! Huwag mong kamayin, San! Ayan. Yan na yun, no? Ngayon, sa unang bagsak, iyon yung puputok-putok eh. Oo. Pag nakasettle down na siya, ayan, okay na siya, di ba? Iwanan mo pa rin konting bukas. Yeah. Huwag yung ano, huwag yung saradong-sarado. Hindi, kasi para medyo, ang purpose lang naman ng takip na yan, para hindi ka lang matalsikan. Gagawin na natin yung ating sauce. Maraming sauce ang bagay sa lechon kawali, di ba? Pero ang pinaka-classic ay ang mixture ng sukang puti, toyo, bawang, sibuyas at siling labuyo. Yum! Oh, ready na to. Ready na. Color, ha? Ang ganda. Oh, golden lechon kawali. Explain to sa inyo kung bakit natin hindi pinutol ng maliliit. Now, importante ito. Mm. Kung pwede niyong i-fry twice, better. When you say fry twice, ilalabas mo muna, tapos ibabalik. Babalik, ha? So, pakinggan mo to. Malutong, kahit anong ipatong. Yan. Tapos, ganito. Yung init. Yan, naririnig mo, no? Crackling sound. Yan ang sinasabing crackling sound. Yan. Sarap. Tsaka, tinan mo yung liyempo niya. Ang ganda. Ito, lean. Hindi pa ganito kalutong ito kasi mainit pa eh. Malamigin mo ng konti. Let it rest. Yeah, para makainga siya. Mga ilang minutes, 5 minutes, bago mo susubukan i-ano, hiwain. Okay, ako magta-sample. Subukan ko nga. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Dahil sa pinahit natin ng patis, tikman mo. Yung labas. At saka ito, tiyaman mo ng textures nito pati. Malutong dito, malambot dito. Yes, tama. Importante yun, di ba? Tsaka malambot yung karne, no? Hindi siya yung matigas dahil maski na pinirito mo. Yeah. So, Sandy, talagang yung secret sa lechon kawali, dapat pakuluan muna. Oh, very important. Hindi pwede yung diretso yung lechon kawali tapos ipiprito mo kaagad. Yung iba ginagawa yun sa bagnet eh. Patry nga niyan, Sandy! Ikaw gusto mo ba yung medyo chunky or gusto mo yung maliliit yung ano, yung hiwa? Mas gusto ko maliliit ang hiwa. At saka pag naghihiwa, gamitin mo yung dulo ng bit kasi mas mabigat dun eh. Okay, so gusto mo ganito? Dito part ang gagamitin mo. Ito, ganyan. Yan. Okay, ganyan. Tapos ito, para hindi gumalaw yung itong chopping board. Iangat mo pa. Iangat. Lagyan natin ng... Sapin. Cloth muna. Para hindi gumalaw. Hindi dumulas. Hindi lang dumulas at saka hindi gagalaw. Yan, dumulas sama rin. Okay. Ayan. Sarap. Sa tingin pa lang, masarap na talaga, di ba? Lechon kawali ng aking mami, si Nora Daza. Sarap, di ba? Sarap. Gusto ko yung ganyan, yung nalalasahan mo yung sibuyas, tapos yung suka, tapos at yung tolo. Tapos may makakalalit kang anghang. Putok na anghang. Oo, sisili. Sarap. Yan.
Sans, kulang na lang dito, kanin, at saka kamay. Kakamayin mo ito. Diba? Kailangan kamayin ito. Huwag ka na magsusosyal na magna-knife at saka fork. Hindi bagay. Ang lechon kawali. Tapos may marimig ka na soft drink yan. Yung yellow dumidikit. ang unhealthy na nga nun eh. Basta diet. Diet. Sa pagbabalik natin, may tatlong recipes pa tayong gagawin with our special guest. Magugulat sila rito. Oo, dito sa pagbabalik ng Lutong Daza. Isa na ako. Hindi ako makatulog eh. Insomnia yun. Hindi ko na maalala kung paano ako matulog eh. Ano ginagawa ko dito? Para sa larong tago-taguan. Bilang ka na! Ang bilang ng sampu, nakatago na kayo! Lolo, hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin dahil sinayin ko ang buhay mo. Another Nora Daza recipe. This one is very, very popular. Tsaka guaranteed, this is... Masarap na masarap ito, ha? Oh. Ang tawag dito... Ano? Pinoy Carbonara. Aha! Carbonara gusto yun ng mga bata, eh, di ba? Kasi white sauce, di ba? Tapos yung cheesy, creamy, yeah. Cheesy. Pero ang tunay kasi na carbonara, yung Italian carbonara, ano lang yan, eh? Egg yolks. Uh-oh. Or egg, tapos parmesan cheese, bacon, yan lang, eh, no? Uh-oh. Tapos iba yung pagluto. Pero ito, alam mo... isa sa mga go-to recipes. In fact, yung kapatid ko si Stella, meron siya restaurant before sa tapat ng Merinol. Okay. J. Bell's. Naku, sikat na sikat ito. Manamis na miss ba ito? Kasi di ba ang Pinoy gusto niya medyo manamis na miss? Hindi. Iba naman. Sikat na, madali pang gawin. Kailangan lang natin sundan ang instructions sa pagluto ng spaghetti noodles. Mahanap yan sa likod ng packaging. Importante rin magtabi ng 1/4 cup na pinagkukulang tubig. Sunod, ihanda na ang bacon, cooking oil, bawang, red at green bell pepper, yes, bell pepper, all-purpose cream, itlog, salt and pepper, at keso. Nasa iyo na kung gagamit ka ng simpleng cheese o yung mas sosyal. Tothial ito, tothial. Tothial. O sige, pampa-impress. Okay, now, meron tayong special surprise para sa kanila. Ah, odako. Ito, lagi ko nire-remind, ang puno ng mangga, hindi nagbubunga ng aratilis yan. So, ito kamag-anak namin. Kamag-anak namin ni Sandy to. Pero si Sandy, alalahanin nyo, ampun po ito. Alam nga, ito. Ang sakit ng mga salita, no? Anyway, tawagin natin ang guest natin. My niece. Pamangkin ko rin, si syempre. Bell. Ang napakagandang... ano namin, pamangkin, o, di ba? Tingnan nyo nga naman, di ba? Ang puno ng mangga. Hindi na. Nagbubunga na aratilis. Magandang araw po sa inyong lahat. Oo, di ba? Baka nagtataka yung mga tao, bakit naging, ano natin, kamag-anak si Bell. Ang siya ay anak... ng kuya ko, si Bong. Ng kuya mo, oo. Anak ng pinsan ko. Ang nanay niya, syempre, the first Miss Universe, si Gloria Diaz. Yes, diba? Same ang last name natin. Same ang last name, oo, Dad. Kaya okay. Magpipinsan kami, tapos ikaw ang pamangkin namin. Okay. O ito, lutuin na natin. Ito, Bell, carbonara, Pinoy carbonara ito. Okay. Because nilagay natin ng bell peppers, no? At saka bawang. So, umpisa mo na yan, maglagay muna tayo ng cooking oil. Bell, pipakitaas yung apoy nga. So, this is yung garlic muna. Bawang. Alam mo ito, importante rito kasi pre-portioned bell eh. Okay. So, natlagay ka lang ng lagay. Diba? Nakasukat lahat yan. Then, yung bacon muna. Actually, cooking show to para matuto ako magluto. Hindi, si Bell, may ano rin ito, may recipe siya. Cooking my mom's recipes, di ba? Yes, let's cook. Your cooking Lola. With my Lola. Your ang ginawa namin doon. Lola. Pero YouTube lang po. Ang ginagawa po namin doon is yung mga recipe ni Nora Daza. My Lola. Kasi ngayon, feeling ko, mga kids nowadays, mga millennials, intimidated silang matuto magluto. Pero dahil nangyari yung pandemic, natutok mas naingganyo yung mga tao kung paano magluto sa bahay. Correct. And these are recipes back to basics po. Mga madadaling lutuin lang, di ba? At mga Pinoy flavor. Na, correct. Red and green. Para makulay, no? Maganda, Sandy. Mm-hmm. So, noon, nung bata po kami, pag binibisita ko yung lola ko, minsan I ask, can you make
sukiyaki beef, for example. Wow. Yan yung niluluto niya. Or carbonara. But eto for my lola is very, simple. She usually, pag binibisita namin, she wants parang a big pochero. Oh, yung mahirap lutuin. Pero this is a staple sa bahay. Yes. Carbonara. Okay. Ito, ano to? Full cream. Ano lang yan? Ano lang yan? Yung all-purpose cream. Culinary cream. Okay. Alam mo, you have to remember, ang mga ingredients ginagamit namin dito, madali hanapin, inexpensive. Tsaka, nakikita mo sa grocery, di ba? O, sa supermarket, available. Yes. Dapat actually, lagi kang may ganyan sa bahay. Oo. Di ba? Cream. So, haluin na natin ang pasta noodles, spaghetti na naluto. At this point, wala pang lasa yan no? Ngayon, yung noodles, kung mapapansin mo, parang buo-buo siya. But the moment na applyan mo ng konting vapor from the heat, lalambot yan eh. Then madali nang haluin. Okay. Sa pahingi pa na isa dito, Sans, ano ba yung style? Do you cook the pasta together or... Hiwalay yung pasta. Siya. Cook na yung pasta natin, ano? Okay, so dapat... Pati, hindi, mo. Hindi, para kay Belto. Para hindi siya mahirapan ang haluin. Okay. Alam mo, si Sandy, bata pa kami, bully na yan eh. Dinadaan niya talaga sa tanda. Eh, paano naman po? Porke, mas matanda ka sa akin, ikaw talaga. Kasi sabi ko nga lang, dinadaan mo sa tanda eh. Sino mo mas matanda? Who's older? Tinanong mo yun. Bel! Thank you for asking. That's enough. Thank you for asking. Okay. Hindi pala. Thank you for papadala asking. Papadala kita ngayon sa optical pagkatapos nitong show na ito. Okay. Now, at this point, Bel, lagyan natin ng you put the parmesan cheese. Okay. On top na, hindi ba yun when we serve? No, you just put it, mix it. Sige, so lalagyan ko ng parmesan cheese. Actually, ang sarap ng cheese dahil bumubuo siya ng flavor. It gives it a more... Parang whole-bodied flavor. Pero alam mo, hindi kailangan parmesan cheese lang eh. Pwede kang gumamit ng mga quick melt cheese, cheddar cheese. Tapos lagyan natin, alam mo, pag malapot na ganyan, lagyan natin ng konting tinakulan ng pasta water ito eh. Belt, you can actually taste it already. Subukan, konti lang. Yan din ang sabi ni Lola Nora. Yeah. While you're cooking, always taste your food. Because you cannot serve something na hindi mo natikman. Correct. Na a lot of people forget. Importante yan. You know, it's a part of life, diba? Napasayaw na si Bel. Ito, ganito, no? Ito, pagka, let's say, yung itlog, isa-serve mo na siya. Okay, just before serving, then you pour in the... Ah. Tsaka mabubuhos yung egg. Patayin na natin yung apoy. Ako naman, Diba? Tapos, hindi ko alam po anong division of labor dito eh. Yung pasta, init ng pasta, lulutuin na yung eggs. So I'll put it, di ba magiging parang... It'll settle. Pero kaya nga sinasabi natin, last minute, just before eating, tsaka mo ilalagay. Okay. So lalagay ko na. Kasi one time ginawa ko and... Naging scrambled egg. So Sands, ito. Ayun, hindi siya naging scrambled egg. Halo. Bilis. Halo. So at this point, sarap niyan. But pag iniwan mo yan sa labas... Ayun, nakikita ko na. Pag iniwan mo sa labas yan, titigas. So kailangan... So dapat iserve ito kaagad. Tandaan, alisin agad ang carbonara sa mainit na lutuan para hindi tuluyang maging scrambled ang ating eggs. Ayan na. Okay. Tasting. Masarap naman na wala. Yeah, exactly. So lagay tayo ng ano? Cheese. Mag-grate ako ng cheese. Diretso na dito. Tama na. Chunk yung nilagay mo. Okay na. May chili flakes din. Chili flakes? Ako no. Ayaw mo ng chili. How about pepper? Ako pepper. Go. A little pepper. Konting pepper. Tada! Excited na akong matikman ang Pinoy carbonara na dinevelop ng Lola Nora ni Bel. Masarap. Wow. Alam mo, iba yung lasa ng bell pepper in a pasta. Ang sarap pala. Oo. Masarap talaga. Parang it's roasted almost, the taste. Tapos the bacon, smoky siya. So buong-buong flavor. Reminds you with pimiento eh. Yeah. Pimiento, diba? Correct. It's so malasa. At something I learned today, pwede pala ilagay yung egg after. Yeah. Right after. Adrian will love this. Sandy, no? Ang bilis gawin. No? Basta i-prepare mo na yung ingredients before. Diba? Less than 10 minutes eh. Luto na siya eh. Basta importante talaga, pag nagluluto ka, may recipe ka, handa mo lahat ng ingredients, nakasukat na lahat, according to sequence of use. Correct. Para madali. Assemble ka na lang. Kailangan organize ka lang. You have to start with a good, simple, dependable recipe na masarap. Masarap. Ito, guaranteed. Sa kids, magugustuhan. I think yung also na takeaway ko dito is prep. Kailangan mo maghanda, di ba?
Yung cream, yung oil, onion, or bawang, bell pepper, lahat nakasukat na. Yes. And yung itlog, nutritious ito, di ba? Kasi may itlog. Protein. Pang restaurant nga ito, pwede. Oo nga eh. Tapos may bacon, di ba? Actually, yun ang uso ngayon, Tito Sands. Ano? Like people na nagtitinda sa bahay because of the pandemic. They want to earn konting money side. Diba, pwede kang magbenta ng carbonara. Guys, you have to try this. Sarap nito. Pinoy Carbonara by Nora Daza. It's going to be a beautiful morning dahil 1 year na tayo, mga kada! Aming bagong tahanan. Say hi, tayo. Hi! Bossing Poleng, meron akong... Ano? Meron akong kwento. Yay! Story time! Itago nyo na lang ako sa pangalang Jojo. Jojo nga po pala. Boyfriend ko. Good evening po. Ikaw! Huwag mo nga dyan! May bago tayong tambayan. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net 25. Welcome back sa Lutong Dasa. Kasama pa natin ang ating pamangkin, si Belle. Si Belle, So Sandy, ano ituturuan mo sa amin ngayon? Itong recipe na ito, ang tawag dito is lapu-lapu with taos. Iba't pwede kayong gumamit ng any kind of fish fillet, no? Lapu-lapu, ito, sole ang ginamit natin. Maya-maya. Pampanaw pwede, miskin na may buto eh. Pwede ka pang bangus eh. Bangus. Pwede yung tilapia, basta importante dito yung sauce. Okay, so umpisahan natin. Nandyan na, naka-layout na lahat ng ingredients natin. So, pili ka lang ng iyong paboritong white fish. Tapos, ihanda na rin ang calamansi juice, asin at pipino, harina, mantika, at tokwa. Imagine ninyo na rin ang lasa ng sarsa kapag ito ang ingredients. Cooking oil, sibuyas, bawang, luya, kamatis, tawsi, tenga ng daga, tubig, toyo, konting asin at asukal, at cornstarch. Magsama pa tayo ng paborito kong wansoy para pang topping. Wow! Yung sole, gagawin ko rito, hiwain ko muna into... Ayan, 4 pieces, no? Same. So, ganun din. Okay, tama. Soul ba yung labahita, Sandy, hindi, sa Tagalog? Hindi, hindi. Ito yung tinatawag nilang dapa. Ah, dapa. Yung flat, di ba? Ah. Alam mo yung dapa? Oo. Yun. Soul. Soul na. Ang labahita, ano yun? It's called labahita. Hindi ko rin alam eh. Tawsi. Saan ba nagsimula yung tawsi? Is that more Japanese? Chinese. Okay. Salt pepper, no? Tingnan mo na. Salt pepper. Chinese ang tawsi eh. Okay, so both sides, kailangan i-season both sides. Now, kailangan isang hand. Panghawak yung isa pang siso. Kasi pag nabasa yan, ako, didikit yung salt. Oo. So, balik ganun ba? Okay. Mga little, ano? Yeah. Tips. Salt. Yeah. After this, lagyan na natin ang calamansi. Calamansi. Sabi yan pa-fresh or pantanggal fresh. Na lansa. Correct. Ito kasi acid eh. So, pantanggal na lansa. Yan. Yan. Now, at this point, isindihan mo na yan. Isindihan na natin. Okay. Actually, isang tip na tinuruan ako ni Tito Sandy is kumuha ng flour, tapos ilagay sa mantika, at pag nagbabubble na, alam mo, ready na yung pan. Mainit na siya. Tama, exactly. Yeah. You taught me that when we were cooking. Okay. Nakalimutan mo na rin. Nakalimutan ko rin. So, ito yung dredging station. Yes. Natutunan ko rin ang dredging station. Ibig sabihin nun, ihahanda mo siya in the flour or cornstarch. Okay. So, importante yan. So, ang gagawin lang natin, iba-brown lang natin ito. Lalagyan lang natin ang texture. At saka importante, kaya inaabangan natin na mainit yung mantika para ma-shock yung labas, magsisil yung mga moisture niya. Pero yung loob? Moist pa rin. Moist pa rin. Dapat hindi yung deep fry, no? Pan fry lang talaga. Sandy, ano yung tip mo para alam mo kung kailan i-flip? Hintay mo ba na medyo mag-brown yung sides? Makikita mo yung mga sides, eh. Oo. Magba-brown yan, eh.
Yan yung signal na medyo okay na luto na yung loob? Or kailangan hindi, hindi loob. Half yung cook outside lang. Half cook kasi lang. Kasi later on, Del, pag nila... Isasalang ulit. Isasalang natin sa sauce yan, doon niya i-finish yung cooking. Pero nilagyan na natin siya ng texture. Mm. Diba? So parang half cook lang. Yes, okay. Now, alam mo, hindi ko yan alam. I'll, that's a next. Note na I'm gonna... Ito mga kailangan mo observe. Like yung sa dulo, manipis yung fish. Mabilis maluto yan kaysa doon sa makapal. Pwede mo na itabi yan, Pat. Ito. Oo. Pwede ko na itong i-ano. Tabi mo na yan. Itatabi ko na. Okay. Okay. Ako naman. Sige. No, lahat to, a little bit undercooked, di ba? Yes. Tama ba? Yes, okay. Ngayon, meron tayong cube tokwa. Ang gagawin lang, tofu, ang gagawin lang natin. Free-nye muna namin yung buok. Oo. And then, in-slice namin why para double ang texture niya. May malambot at saka may malutong. Tanda yung iganong-ganong mo lang, Patrick, tapos itabi mo uli siya. Ah, okay. Mm. Okay na to. Konti pa. Konti pa. Mm-hmm. Hindi naman yung crisping-crisping. No, hindi kailangan. Kasi... alam mo, ang pagkain kasi, apart from dun sa lasa, mga textures importante. So may lutong, may lambot, so, di ba? Isa yan sa mga natutunan ko sa aking mami, ha? Mahalaga ang lasa. Pero wag na wag mong kalilimutan na ang texture ay mahalaga din. At etong tofu, good source of protein. Yung mga ano diyan, yung mga vegetarians. Vegetarians. Okay, in the same oil, mag-isa ka between the bawang at saka ginger, ano mas matagal maluto? Yung ginger. So, unahin mo yung ginger, di ba? May quiz pa pala dito. May quiz. Ito yung mga teacher, nandito ko kinain yung bawang ng ano. Anyway, bawang. Okay. Tapos aluya, tapos yung bawang. Okay. So wala pala tong onions or mamaya pa yung onions. Isimot mo, Belle. Huwag ka magtitira nga, sabi ni Tito tapos, Sandy. Ito, tomatoes. True. Okay. Ayan na, tapos, nagbabrown na yung luya. Sige, go. Ako, lagi akong takot na I'll overcook. No. Oh, may naiwan na kamati. That's when you add the next ingredient. Oh, yan. Lagay mo yung sibuyas. Gigisahin ang red natin. Na sibuyas, mas malasa yan eh. Pagka nagbe-burn na siya, kasi nakikita mo, then ilagay mo yung susunod na ingredient. Para babagsak yung temperature. Tenga ng daga. Tenga ng daga. Yung tenga ng daga, di ba, Sandy, dapat ibababad muna yan sa tubig. Wood ear mushroom. So, Bababad mo muna yan sa tubig. Tenga ng daga, walang tenga. Chewy itong texture na to. So, meron tayong malutong. Yes. Chewy, malambot. Okay. Yan na yung tausi. Tausi. Tapos lagay natin yung... Ayan na, ang bango na. Di ba? Naamoy mo yung ano, no? Yung development of flavors. At saka yung luya. Tubig. Tubig. Ito ang secret sa cooking ni Tita Nora. Kahit 1/4 teaspoon lang ng sugar at 2 tablespoons lang ng toyo, idadagdag pa rin niya para maging mas malinamnam ng pagkain. Walang shortcuts. Yeah. And you know what, Sandy? I remember what your mom said. Sabi niya, kaya naging hit yung kanyang cookbook dahil hindi siya nagtago ng secret. Yes. Sabi niya, unlike the other the chefs, they hold back. Diba, hindi nila sinasabi na secret, may secret ingredient. Hindi nila sinishare. Kay Tita Nora, talagang binibigan niya lahat yung buong recipe para yan. Masarap talaga. Pwede na itong tikman, Sandy. Yung sauce lang. Sauce lang. Very good. Very well balanced. Natitikman ko yung konting tamis. Diba, yung konting alat. Correct. Itong pampalapot nito, ang tawag dito slurry. So combination siya ng cornstarch at saka tubig. Mm-hmm. Now, kanina, nahirapan ako i-mix kasi after a while, pag minix mo yung dalawa, nagsisettle yung cornstarch sa baba. Kailangan mong ano. Haluin ulit. Yan. So, now, buhos natin ng konti. Pakonti-konti lang. Yung pala yun. Now, pwede mo nang ibalik yung mga fish fillet. Tatapusin na natin. What about yung ano? Yung tofu. Isama mo na yung tofu pala. Sorry. Kaya unahin mo na bell yung tofu. Good idea. Now, ang gagawin natin, siguro mga 3-5 minutes, okay na yung fish, then we can taste it. Balikan natin, ha? Lagyan mo lang ng konting greens, gaya ng celery leaves, for example. At, ayan na! Itong tasting favorite time. Part natin, tikiman na! Alam mo yung topping nilagay natin na mention kanina, pwedeng celery leaves, pwede rin one sweet. Oo, ang ganda. Tingnan mo kung ipa-plate mo yan, Sandy, parang pang-restaurant, or kung may pa-dinner party ka sa bahay. Di ba? Impressive! Oh, go ahead, Belle. Belle. Ikaw una. Very good. Diba?
Ang sarap. Ang sarap ng tokwa. Tsaka kakaiba. Mm-mm. Talaga may tayangan ng daga. May impress ang ano mo. Kung may bisita ka at ito'y serve mo. Tsaka iba yan. Isda. Mm-hmm. Mapapasayaw ka sa sarap. Mapapasayaw ka sa sarap. Mm-hmm. Alam mo, yung ginger, sobrang sarap din niya, no? Pambalanse. No, at saka yung tokwa, masarap kasi crunchy. Pero pag you bite into it, malambot na yung tokwa. Hindi lang yun. Oh. More than anything, it's healthy. Yeah. Correct. Diba? And ang bilis. Parang 15 minutes lang, tapos na. Anyway, you have to try this at home. Sarap. Mm. Nabel? Yep. Lapu-lapu with tausi or kung anong mang fish ang gagamitin mo, di ba? Ready. Okay, another Nora Daza recipe when we come back. Sa pagbabalik ng Lutong Daza! Member of the Petron Gasu family. Teka, ibig sabihin may kasama tayo magluluto ngayong umaga. Huwag na natin papatagalin pa. Let's all welcome Direk Eric Quizon ng Quizon City! Yay! Yeah! Magandang umaga, Direk Eric! Magandang umaga sa'yo, Papi. Sa tagal na magkakilala tayo ngayon, ko lang nalaman na marunong ka magluto. Bata pa kami magkakilala nito. High school! High school. That was about 5 years ago. Just a few years. Just a few years ago. But I never knew na marunong ka pala magluto. Marunong ako magluto. Alam ko, Omar. Ikaw, magaling ka magluto. Kaya nga nung sinabi nila, si Eric Quizon, nakala ko ikaw ang guest. Sabi ko, siya ba ang magkakwento kung ano ang lulutuin? Hindi siya magluluto. Ako magluluto. Aba, sabi ko, alam ko magaling na actor to, magaling na director. Titikman ko ngayon kung magaling ka talaga magluto. Kasi usually daw, sabi nila, yung magaling kumain, magaling magluto. Oo, lagi kami magkasama nito. At least once a month, nagkakasama kami para kumain. Yan ang ginagawa namin ni Patty parati. Oo, kumain at makinig sa mga latest na mga balita. Ano iluluto mo sa atin ngayong umaga? Okay, para sa ating mga manonood at sa lahat ng ating mga kababayan, ang lulutuin natin ay matatawag nating Filipino comfort food. Gaya nga na sinabi mo kanina, no? Oo. At syempre, pagkakumain ka ng Filipino comfort food, yun yung parang pagkumain ka, ay, ang sarap. Sarap, oo. Ang diba? Sarap, diba? Sasabayan mo lang ng kanin. Meron kang naalalang mga okay ka na. Masasayang memories, diba? Diba? Luto ng nanay mo. Yes. Oo, diba? Yung tipo mo parang gusto ko ng ganun. Tapos pag nakain mo na siya, ay, sarap. Yun lang ang sasabihin mo, diba? So ano ang title nung lulutuin mo? Ang lulutuin natin ay chicken puchero with hotdog. Yeah. With hotdog? Yes. Normally kasi, diba, ang puchero may chorizo. Oh, yes, chorizo. Diba? Instead of chorizo, hotdog gagawin hotdog natin. Ang kasi gagamitin. Para sa mga bata. Mga bata. Diba? Dalam bata, yan naman talagang pinapakain natin. Pag nakita natin nila hotdog, ayan na, yes, diba? Pero lalagyan natin ng twist. Ng may kate. Twist pa? Ano pang twist? Lalagyan natin ng pineapple. Pinya! Pinya. Wow, pinya sarap. Oo. Okay, Eric, okay. Dyan sa chicken puchero mo, anong mga ingredients na kailangan? Of course, ang ating ingredients, syempre. Sindihin na natin ang ating stove gamit ang Petrol Gasul Elite. Ayan, blue flame para talagang sigurado tayo na safe yan. Yes. Diba? Oo. Okay. So, umpisa na natin. Siyempre, ang una nating lalagay ay ang olive oil. Ang oil. Just regular oil. Just cooking regular oil. Oo. Pwede rin olive oil. Olive oil. Oh, if kung gusto mong mas malasa, diba? Gigisahin natin sa maraming... Siyempre, of course, opening salvo. Mabango ka agad. Bawang. Diba? Maganda yan para sa heart, ang bawang. Of course, sinama na natin ang onions. Onion. So, pero, onions, mga isang sibuyas. Isang sibuyas, tapos pwede na yan.
diced. Tapos, oo. Lagay na natin yung chicken. Manok. Oo. Yeah. Dahil kailangan maluto ito ng konti. Yes. Ang manok, kailangan lutuyan ng mabuti. Ha? Oo. Kunti salmonella ang abot yes. yan. Tama. Tama ka dyan. There. So, habang niluluto natin ito, isabay na rin natin yung hotdog. Hotdog. Oo. Para yung lasa rin ng hotdog, eh, sumipsip na rin sa manok. Oo. There. So, okay. Aanay lang muna natin so sa... So, we will ano that, let it... we simmer. Will simmer. Oo. No? After we saute it. Oo. Red. Nilagay na natin yung two cups of water. Water, okay. So we pero, let it simmer. I-add mo na rin yung... Sinet aside natin yung syrup ng pineapple. So lalagay natin. Okay. So pero, na-miss pala to, no? Eric, hindi ko masyadong... Hindi mo masyadong lalagyan. Lalagyan. Konti okay. lang. Para lang magkaroon ng ano. Okay. So yan. So habang inaantay natin yan, kailangan ma... Takpan ulit natin. Oo. Kailangan maluto yung maluto. Chicken. Importanting maluto yung chicken. Ang gagawin na natin ngayon ay lalagay natin yung patatas. Potatoes. Kasi matagal maluto ang patatas matagal para maluto lumambot. To. Ayan ang carbohydrates mo na extra. Di ba? Yes. Starch. Yan. At saka siyempre maganda rin yan pagka yung patatas yung medyo malambot-lambot. Malambot, kasi tapos imamash para pag mamash mo. So lalagay na natin ang tomato sauce. Yan. Okay. Tapos, lagyan din natin ng tomato Konting paste. Tomato paste. Para medyo malapot-lapot. Yan. Okay. So, mix-mix natin yan. So, puchero comes from the Spanish word. Yes. It's actually a Spanish yes. word, no? Yes. Ang ibig sabihin niyan, earthenware, pots. Palayo. In other words, palayo. Clay pot, di ba? Clay pot, Apparently, yun palang ginagawa ng mga nung time na yun, during the Spanish time, bago sila sumakay ng barko, doon nila niluluto. Luto. Tapos, sinasakay nila yung mga palayok sa kanilang mga vessels, barko. Sa barko. Kasi I think yung palayok, mas tumatagal yung yes. yung pagkain. At saka alam ko parang mas nagiging malambot yung karne. Yes, kasi parang kulob na kulob. Diba? Siya. Oo. Pero of course, puchero is also, of course, it is a dish. Marami ng versions. Variations. Oo, marami ng versions. Mexico, Paraguay, Argentina, Pilipinas, Brazil, lahat yan. Siyempre. Merong kanya-kanyang version. Version, correct. Oo. Pero ang pinakamagandang tip na dapat i-share natin sa mga nakikinig at nanunood sa atin ay ang paggamit ng Petron Gasol Elite. Ayan. Di ba? Talagang safe na safe yan dahil gawa siya sa non-explosive composite cylinder. Tapos kung halimbawa gusto mo ilipat ang pwesto ng lutuan mo, very convenient yan kasi napakagaan, kayang-kaya ko yan. Isang kamay lang na lilipat ko yan, nakakarga ko na yan. Yes! And last but not the least, di ba mga mami, makaka-relate kayo dito. Hindi ba kapag bibili tayo ng LPG, ayaw natin yung madumi, yung nangangalawang na. Kalawang. Diba? Ew! Kasi feeling natin anytime sasabog yon. So, ito maganda kasi it doesn't leave any ugly marks on your floor. Okay. Itong Petron Gasol Elite kasi ang linis, rust-proof ito, Eric. At ang ganda ng tingnan, sure pa tayong safe na safe tayo sa paggamit nito. Yan. At ito pang amazing! Dito, Erics at mga mommies, you can check the level of your gas sa translucent side. Ayun, makikita po ninyo na masisilip nyo kung meron pa kayong LPG. Kaya okay. pwede kayong magpa-deliver, tatawag lang kayo sa hashtag 88,000. Kumbaga, ma-alarm ka na pag hindi yung mawawalan ka ng flame. Oh yes, na halfway through your cooking tapos mamamatay. Tapos mawawalan ka, diba? Hindi. Okay. So, so that's Petron nice Gasol to hear. Elite ang ating ginagamit. Correct? So ngayon, medyo kumukulo na siya. Kumukulo na. So pwede na natin ilagay ang green peas. Green peas. Repolyo. Repolyo. And our twist. Our twist. Pineapple. Pineapple. Di ba ang mga bagets kasi mahilig sa... Matamis. Pineapple, di ba? Pineapple. Oo, gusto nila pag mo-order nga ng pizza, gusto parating may Hawaiian pineapple. Hawaiian pizza, di ba? Pag kumulo na yan, ready na yan. Okay. Mga mami dyan, tignan nyo naman kung gaano ka-confident si Eric magluto ng ating chicken puchero. Gusto nyo ba maging confident sa kusina katulad ni Eric? Aba, lipat na po kayo sa Petron Gasol Elite para super confident din kayo sa kusina. Pero wait, there's more na naman. There's more? There's more. May sorpresa pa sa atin si Petron dahil madali nang magpa-deliver ng Petron Gasol Elite sa kanilang express delivery hotline number. All you have to do is just call hashtag
88,000. Ulitin natin yan. Hashtag 88,000. Nationwide delivery to. Kaya siguradong makakarating sa inyo ang pinakabagong Petron Gasol Elite kahit saan sa bansa. Nice one, Petron Gasol. Ayan. Oh, di ba? Petron Gasol Elite. Ready so, na? So, should we serve? Okay, ito. Magpe-plating tayo, ha? Masarap siya. Bago. Twist talaga. It's not your usual puchero. Yeah. It's not your usual cocido. But it's good. Especially on a rainy day. Diba? Yeah. Mamaya magsasaron ako, ha? Mag-ano ka? Saron. Bakit? Ano yung saron? Take home? Balutin mo. Hi, Zoe. Okay. Super sarap naman to, Eric. Masyado mo namang ginalingan. Masarap talaga dahil punong-puno ng pag-ibig ang niluto mo. Ang sarap naman kasi talaga magluto kapag sigurado ka sa gasol na gamit mo. Kaya mga mommies out there, if you're looking for the best gasol ever, isa lang ang dapat ninyong matandaan. Iyan ang Petron Gasol Elite. It's very safe, mga kaibigan. Lightweight at rust-proof. Napakaganda pa kasi ganda ko, Nox. Walang aangal. Kaya naman, lume-level up na Petron Gasol Elite at magpa-deliver na po kayo ngayon. Agad-agad, gamit ang kanilang Express Delivery Hotline, hashtag 88,000. I repeat, 88,000. Level up your cooking experience, mga kaibigan at mga mommies, with the best gasol ever, Petron Gasol Elite. Thank you very much po sa Petron Gasol Elite. You're the best. Huwag niyo kakalimutan, Lutong Daza every Saturdays, 10 a.m. dito lang po sa Net 25. At syempre, ang Quezon City every Sundays, 8 p.m. sa Net 25 lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa Petron Gasol Elite. We love you all. Thank you very much. See you! Fried chicken? Timplang happy! Tosino? Timplang magandang gising. Inasal? Ito, medyo timplang umuusok. Galit-galitan. Spicy? Timplang hot na hot. With easy-to-cook Magnolia Chicken Timplados. Iba't ibang sarap ng chicken. Kaya! Ikaw, anong Magnolia Chicken Timplados mo? Iba't ibang easy chicken sarap. Okay, this next recipe naman, another recipe in the cookbook, your Lola's cookbook, is called Chicken a la King. Go-to recipe ko rin to, ang sarap-sarap nito. Ah. And you know, like kanina, we made a pasta, di ba? Carbonara. The sauce of this, you can make, pwede mo ring pang-pasta eh. Ah. Di ba? Why okay. not, no? Oo, pag marami may natira, pwede mong itabi, lalagay mo lang sa pwedeng noodles. Ulam din ito. Pero ang ginawa natin, gumawa tayo ng mga, ito yung muffin, yung white bread. Gumawa tayo ng, pinasok natin sa muffin, then i-toast natin. Aha. O, sa nakapwesto siya. Yung tasty lang? Yung tasty, siniksik yeah. mo lang, aayusin mo lang? At saka ito, hindi kailangan flat lahat. Pwede mong ilabas din yung may brown. Oo. Para may mga ano. Para may presentation. Presentation. No? Presentation is key. Question. So, yung white bread, tinatanggal mo yung crust, tapos pwede. Ginagawa mo parang i-form mo lang sa loob cup. Dyan. After that, lalagyan mo sa oven, ito-toast mo. Yeah. Pwede mo lagyan ng dry beans or bigas, for example, para mag-press. But like I say, hindi mo kailangan tanggalin yung brown eh. Mm-hmm. Para sa akin, okay. Para sayang yun, para crunchy, di ba? At saka medyo may malutos. Ano siya nakaganon. Anyway, okay. Umpisa natin itong chicken alaking. Papakuluan natin ang ating chicken breasts with salt, peppercorns, carrots, celery, puting sibuyas, at dahon ng laurel. Matapos ang 30 minutes, mayroon na tayong malasa na manok. At may chicken stock pa tayo na magagamit sa ating chicken a la king. Ang lasa at linamnam ng dish na ito ay manggagaling sa kanyang sarsa na gawa sa mantequilla, all-purpose flour, sliced bottom mushrooms, red at green bell peppers, 1/2 cup ng ating chicken broth, salt at white pepper, isang egg yolk, at kaunting Chinese cooking wine. At syempre, handa ng bread cups kung saan natin ibe-bake ang ating chicken a la king. Let's do this! Okay. Butter off.
Dapat low fire kasi minsan nasusunog ko rin yung butter. Etong butter, parang gagawa tayo ng butter tsaka flour. Equal amounts of butter and flour. Ayan, nag-brown. Ayan, sige, sige. Okay. Alam mo, importante kasi rito, maluto mo yung flour eh. Para hindi mukhang maglalasang starch siya. Now, pag nakikita niyo, malapit masunog na, then i-add yung susunod na ingredient. Ito, in this case, mushrooms. Mushrooms. Oh. Yan. Okay. Yan. Oh. Yan, so parang nag-settle na, nawala yung pagsunog niya, di ba? Oo. Tapos bell peppers. Bell pepper. Hilig natin sa bell pepper. Magandang kulay yan eh. Oo. Masustansya din siya. Yeah, tsaka maganda yung kulay. Yeah. Red and green. Alam mo, important na pag nagluluto tayo, laging lagyan natin ng konting vegetable, diba? Kasi balanced meal. Ngayon, cream. Yeah. Cream, all-purpose cream or gatas. Evaporada. Yan, okay. Yeah. Sige. Okay. So, pampakapal ba to? Yeah, creamy. Yun ang creamy. Tapos ang nangyayari dyan, Belle, nakita mo kanina, medyo brown yung mga ano. Yung parang dinideglaze na yun eh. So dinadampot niya lahat ng flavors. Now, ilagay mo na yung chicken broth. So, chicken broth. Okay. Tikman ninyo. Okay. Tikman na ngayon. Yeah, tikman nyo. Okay. Wala, kasi wala lasa yan eh. Mm. Gusto makita ninyo kung paano nagde-develop yung lasa. Ah. Okay. Yung sauce. So, meron na itong butter, cream, chicken broth. Tama ba? Chicken broth. May konting flavor from the broth, pero wala pa masyado yan. Nalalasaan mo talaga yung bell pepper. Eh, okay, no? Now. Talagang yun ang mas okay. Ano. Now, ito, ang gagawin natin, lalagyan natin ng asin ng konti. Ah. Okay. Okay, lalagyan lang natin ng konting asin. See. Tapos, eh, ang dish na ganito, kasi kulay puti yan eh. Mm-hmm. So, ang gagamitin mo, white pepper. Ayaw. Ihahalo na rin natin ang ating diced chicken breast meats. Chicken alaking na ito. At this point, pwede mo i-top sa ano eh? Sa pasta? Sa spaghetti? Actually, rice masarap din. Oh, yeah. Oh, okay. Yeah. Sandy, alam mo bakit naging chicken alaking? Bakit hindi chicken ala queen? Ay, ano ito eh? Ano siya yung parang, ang tawag dito, yung chauvinist. Chauvinist. Yeah. This wasn't naman a dish served only to kings. During the olden times kasi. Mag-i-invento. Ng history. Sabi nila, ano ba ito? Okay, kailangan so, malapot siya, hindi dapat watery. Oh, kasi kung watery yan, ang mangyayari dito pag nilagay mo, mababasa, di ba? So, papakuluan muna ito, bale, para kumapal yung sa. Yes, yes. Tapos pag nilagay mo, medyo malamig na ng konti para nag-dry up na konti. Now, gagawa tayo, kailangan malinis kamay mo. Oo. Okay. One egg yolk. Patay mo na yung apoy. Ah! Bakit dapat patay yung apoy? Kasi ito, magluluto. Parang hindi mo na kailangan yung init nung... Mainit na kasi. So, ito na yung parang coup de grace. Yung finishing touches. Okay. Yeah, then you mix it. Laging may egg yung secret recipe. Alam mo, even in Japanese cooking, pandaya nila yun. Pampasarap yung egg. Oh, yeah. Talaga? Saan ginagamit yung egg? Ginagawa ng egg? Sa sukiyaki? Alam ko lang sa sukiyaki. Linamnam. Ito naman, lagay natin yung ating Chinese cooking wine. Sa grocery, mahanap mo yan. Oh. Para pangpalasa pa pa yan. May ano yan eh. May distinct aroma. Flavor. Oh. White wine kung gusto mo, pero ito okay na yan okay eh. Okay na. Pwede na yan. Cooking wine. Yeah. Oh, Belle. Tikman niyo muna ulit. Tikman ulit. Sige, use Belle. Pati akin na. Sarap. Okay. Super sarap. Akin na. Ito naman, ilagay mo na sa ano sa mga cups. Ay, lalagay ko na. Yeah. Maski na hindi siya ano mainit pa, okay lang. Idiretso na. Okay lang siya. Siyempre, gusto natin may konti red and green para colorful. At saka ito, after nito, Belle, papasok pa natin sa oven para magsettle at lumapot yung sauce niya. Okay? Okay. Ang dami pala nitong nagagawa, no? Ang dami yan. Tapos lagyan mo ng red and green bell pepper sa ibabaw so that maganda yung tsura niya. Tsura. Diba? Oh, sige, Belle. Sans, pwede bang lagyan ng cheese? Oh, why not? Alam mo, ibabalik yung question mo, ibabalik ko sa iyo yung question mo. Ano tingin mo? Because, pwede. Alam mo, gusto ko kasi, gamitin mo imagination mo eh. Diba? Pagka lumunok ka, yung... Na then nag-i-imagine ka eh. So I want lagi pag tinatanong ako, binabalik ko sa kanila, ikaw ano tingin mo? Para sila mag-imagine. Parang masarap may cheese rin. Ayan, nakita mo yung kay Belle, ang ganda oh, may mga colors yung kay Patpi, bland na bland. Punong-puno yung hindi yung colors eh. It's the colors. It's the you color. Eat with your eyes. Yes. Your, correct. Okay. Ayan. Pasok. Okay. Ayan. Here. Ayan, siguro
Mga ilang minutes dyan sa... 300 degrees, mga 5 minutes. 5 minutes lang. 5 minutes lang. Tandaan mo, yung bread, pag ginanon mo, ito-toast mo ng konti yan eh. Mm-mm. So medyo firm na siya. Di ba? So parang to seal everything off. Yeah. Kasi pagka hindi toasted yan at basa, mababasa yung ano. Mababasa. Pag kinain mo, magiging soggy. Na-imagine ko rin, Sans, pwede yung pandesal, ibukas mo, para kunyari tamad ka na ilagay pa sa cup-cup na ganun, ipapatong mo na lang tapos ipapasok mo sa oven. Yun, pero tatapon yun. Hindi, yung konti na i-manage mo. Kasi pero yung pandesal kasi mataba yung ilalim niya, di ba? So, kaya niyang i-absorb. So, paano? Then put it in the... Para naging chicken ala king. Chicken ala pandesal. Hindi, pero masarap yun. Bottom masarap, line ito, masarap. Oo, kasi pampalaman. Pampalaman. Yeah, sarap nito. Okay. Okay. That's done. Abangan natin. We'll taste this. Okay, ready na. Come on. Ready na. Try na natin. Actually, makikita mo yung difference ng... Basa kanina, tapos pinasok sa oven. Kasi medyo nag-settle yung ano, di ba? Ayan na, yan yun. Ay, ang ganda! Oh, ang cute niya tingnan, toasted. Tignan mo yung textures niya na. May cream, may lutong, di ba? Tapos masarap yung ano, ay, tingnan mo na. Alam mo, I'm so proud of Lola Nora dahil naisip niya to in the 60s. Yes, alam mo yun? Yeah. Isa na namang classic Nora Dasa dish ang napakadaling gawin. Ang chicken ala king, galing! Ang sarap niyan. Tsaka unusual. Unusual. Diba? May impress ang mga bisita mo niya, no? Maganda yan pang merienda, canapes, kung gusto mo maging social. Oo, aperitif bago aperitif. Kayo kumain. Diba? Hors d'oeuvres! Yes, tama. Sa pagbabalik, ano, titikman na natin yan. Ang sarap magkape sa umaga dahil 1 year na tayo, mga kada! Talaga ang sinasabi nila. Food really does bring family together. Salamat sa ipinamana sa aming love for food ni Nora Daza. Nagsama-sama kaming tatlo ni Belle sa isang programa for the very first time. Salamat, Tita Nora. Okay, bago tayo mag feast dito sa ating bago sa oo nga, matitikman yan ang pinakamasarap. Natin muna. Belle, you have 2 kids, right? Yes. They're wrong boys. Baltazar and Valentin. Ang puno ng mangga. Anyway, what does it feel like? Parang feeling na may, ano? Ang hirap pala to be a parent. Pero very fulfilling, I think. Ang mas mahirap, Belle, kasi you live most of the time abroad. Oh, sinong tumutulong sa'yo pagluto? Well, meron akong yaya. My yaya has been there for a very long time, actually. Minsan pinapagalitan ako. Okay. Minsan siya, tapos minsan ako nag-orchestrate, or minsan ako din. Pero ang Balti says, no, you don't cook. Sabi ko, hindi mo lang nakikita, but I cook. Ano masasabi mo specialty mo? Mahilig sila sa pasta, kasi my husband's French, so I always do pasta. Beef stroganoff of Lola Nora. Yeah. Ngayon, pwede nang isama ni Belle ang 4 pang classic Nora Daza recipe sa kanyang cooking repertoire. Pwedeng-pwede na makipag-bonding sa kusina ng kanyang mga in-laws. Pinatikman namin sa mother-in-law namin, adobong puti. Napakasarap. She loved it. Oh, yeah. Really? Yeah. I'm proud. You know, patis and suka. Alam mo yan ang feeling ko before. Nung meron tayong Philippine restaurant sa Paris, pag nagugustuhan ng mga Frances na talagang pinakakain ko ng supo na may taba ng talangka. Saan galing ito? Yeah. So proud ka na Filipino. That started, dyan nag-start yung passion ko na i-promote ng Filipino food. Dahil sarap ng pagkain sarap, natin, di ba? Yes. So kakaiba, di ba? Hindi yung pangkaraniwan, di ba? Yung talagang kaiba-iba ang lasa. Diba? Pero bago yan, tayo muna ang magbabonding sa kakaibang sarap ng ating chicken ala king in bread cups. Okay, titipan ko na to. What can you tell? Let's talk about textures muna. Ano mga texture na titikman mo? Crunchy yung bottom, tapos yung sa taas. Napaka-crunchy, crispy. I think important yan pag kumakain kasi naririnig mo. So enjoy na enjoy ka. Ito, magasarap. Kasi Sans, yung natitikman mo yung tinapay, di ba? Tapos yung cream, tapos natitikman mo rin syempre yung manok, tapos yung bell pepper, and red bell pepper, talagang lumulutang. Galing. Na-imagine ko na siya ay keso, mas masarap. Gusto ko lagyan ng keso next time. Alam mo, gamitin ninyo imagination niyo. Kaya importante, lagi sinasabi ko, pag tinatanong ko, anong suggestion mo sa mga
anak ko na gusto maging chef. Alam mo, kumain ka sa lahat ng lugar, tikman mo lahat para parang fina-fine-tune mo yung panlasa mo eh. Mm-hmm. Oo. Diba? So, mag-improvise ka. Mm-hmm. Pahala ka na. Imagination mo. Gamitin mo. Mm-hmm. Paano ikaw mag-imagine? Totoo yun. We have to try new things para matuto. Yeah. Diba? Bell, tawagin mo yung napaka-pogi mong bunso. Oh, tingnan natin para makita nila at matikman nila. Ayan. Ito, tandaan ninyo ha. Ang puno ng mangga. Ayun lang, sasabihin kanina, ko. Kanina, mangga. Bell, come. Bell, halika na. Bell. Akala ko yun. Ayan. Okay. Oh, ito ang bunso ni Bell. Tingnan mo, ang pakapogi naman itong si, ano, Valentine. Lips ni Glory, di ba? Lips ni Glory ba yan? Tsaka tingnan mo ang kanyang pilik mata. Ang pogi-pogi mo. May hangin eh, pag gumaganon siya. Bakit Valentine ang kanyang pangalan? Actually, ang hirap mag-isip ng pangalan na parang same kay Baltazar, na medyo mahaba. Asawa ko nag-isip, Valentine. Oh, ayan, tingnan niya, titikman niya. Sino mo gusto na niyang tikman? Ayan ang taste test. Yeah. Acid test yan, Sandy, yeah, kung magugustuhan ni Valentine. Ayan ang dasa, oh. Dito mo, bata pa. Marunong na kumain, oh. Ayan, oh. Yummy. Is it good? Gusto mo matatakutin. So, ano na natin to? Apo, di ba? Grand-nephew. Nephew ba? Nephew? Nisi si Ben. Ano, Sandy? I'm just joking. O naman, nagpapatawa lang. Sumisimple lang nga, eh. Di naman, mahilig niya. Oh, hilig niya. Actually, isang tip para sa mga mommies out there. Pag bata pa, pag baby, bigyan niyo ng iba't ibang klaseng pagkain. Yes. Kasi hindi pa sila masyadong namimili. Oh, exploring pa sila. Yes. At pag hindi nila gusto, introduce nyo ulit, paulit-ulit. Kasi dyan nasasanay yung mga bata na kumain ng mga healthy vegetables. Huwag nyo sasanayin sa mga fast food, di ba? Dapat yung talagang lutong bahay, Sandy, para mas healthy. Alam mo, ano ito eh, ang pagkain kasi parang damputan ng mga recipes yan. Mm-hmm. Eh. Kasi, like binanggit ko before, pwede kang magluto ng pinakamasarap, pero kung masyado mo madalas niluluto, magsasawa sila eh. So, itong show na ito, nagbibigay kami ng mga recipe ideas sa inyo na simple, madali hanapin ingredients, at masarap. Mura pa. Yeah, reasonable. Reasonable yung price. Reasonable yung price. Isa pa. And lastly, I think ang isang tip din para sa mga mommies na nanonood is yung mga ingredients is hindi mahirap hanapin. Meron kayo for sure sa bahay ng tinapay, di ba? Ng konting vegetable, manok. All-purpose cream. Hindi mo, minsan kasi ang hirap pag mukhang masarap tapos ang daming kailangan. Pupunta ka pa sa specialty store. Ayun o, para dun sa mga hindi pa masyadong experience sa kusina, importante magkaroon ko ng masarap, number one. Mm-hmm. At saka simple at madaling gawin mga recipe because nagbi-build ka ng kumpiyansa eh. Lahat ng ginagawa mo sa umpisa mahirap eh. Pero pag may kumpiyansa ka na, ayan na, pwede na yan, di ba? Tuloy-tuloy na yan, di ba? Di ba, Valentine? Yes, correct, Valentine. We. Maliban sa easy-to-follow recipes natin today, ang tip ko sa inyo ay aralin ninyong lutuin ang inyong favorite family dishes. Unang-una, alam nyo na kung ano ang tamang lasa nito. Pangalawa, nariyan lang sa inyong paligid ang best teachers, ang inyong mga magulang, tito, tita, lolo at lola. Diba Sandy, ang sarap talaga, ang pamilya dasa, lagi tayo nagtitipon-tipon sa harap ng pagkain. Yeah, diba? Yeah. Kaya tinan mo yung mga katawan namin, pwera si Bell. Dinamay na naman ito ni Papi. Kanina, dalawang inasal lang ginain niya. Tapos dinessert yung carbonara. Tapos dinadamay pa ako. Pani nga, diet ka. Dalawang bowl ng chicken na laki, kinain mo. Pero walang kanin. Ay, walang bread. Bale, pero may cream. Oh. Pero nevertheless, masarap ang kainan. Maski na napakasimple, pero basta sa kasama mo ang mga minamahal mo sa buhay. Definitely. Diba? That's the best time to get together. That's the best making time. Making memories together. Alam mo, Bel, ako, pag meron akong, let's say, Japan food tour ko, masaya ako at saka malungkot kasi gusto ko may experience nila yung dinadaanan mong enjoyment at that time. So, ang pagkain, pag nasarapan ka, ang una mong iisipin yung mahal mo sa buhay. Mahal mo sa buhay. Correct, tama. Then you know it's that good. That good, that you want to duplicate it, diba? So that your children will also experience and taste what you're tasting. Oh wow! Wow, tingnan mo. Hit na hit! Wow, go! Go, Valentine, go! Okay, you're looking at your pretty tita pasty. Well, thank you so much. Thank you, Valentine. He said yes! Thank you for having me here. Talaga, ang ganda-ganda ng ating pamangkin at ang ating apo na. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat. Magbabalik ang Lutong Dasa next week. Huwag niyo kaming iiwanan.
This